Good morning, Doktora. Si Doktora Dora. Nag-explore kasi ako. Umaakyat ako ng bundok para maghatid ng mga konsulta para sa mga may sakit. Wow, Dok. Maraming salamat talaga dahil nakarating kayo dito kahit na baku-baku ang daan, maputik, mabato, at ang layo-layo ng lugar namin, nakarating pa rin kayo. Maraming salamat talaga, Dok. Walang ano man yan, Ernie. Gusto ko talaga makatulong sa kapwa. Ano naman ang ipapakonsulta mo sa akin ngayong araw? Dok, malusog naman ako eh. At matipuno. Tingnan mo yung mga muscles ko, malaki ako. Ikaw na, Ernie. Eh, Dok. Napansin ko eh, mula nang nakita kita, parang bumibilis yung tibok ng puso ko eh. Kasi ganito yon, Ernie, no? Madaming rason kung bakit mabilis ang tibok ng puso sa normal heart rate. Pero nagagamot yan. Talaga? Ano mga dahilan nun? Pwedeng stress, pwedeng panic attack, pwedeng anxiety, pero meron din mga medical condition katulad ng low blood pressure, tsaka yung sugar level bumababa, yan. Pero kayang-kaya yan gamutin. Akala ko kasi wala ka nang magagawa eh. Actually, hangang-hanga ako sa mga katulad ninyo na talagang ganun ba? Nagsasakripisyo, naghihirap. At alam ko, hindi naman malaking kinikita nyo dahil mahihirap lang kami, pero nagsasakripisyo kayo para pumarito at tumulong sa mga katulad ko. Sana marami pang katulad ninyo. Walang ano man yan, Ernie, pero tama ka. Marami naman kaming individual at organization na handang maghatid ng health service, makatulong pati sa mga malalayong lugar kaya nila. At pakikilala natin sila sa episode na to sa GDiaries. Whoosh! Meron ka bang problema? Nalulungkot ka? Parang walang katapusan at walang matakuhan. Ngunit huwag susuko dahil pwede at kayang mabago ang mundo pag ika'y kasama. Good morning, Michelle. Good morning, E. At good morning, mga kapamilya. Wala naman sa episode na ito sina B at B. Kasama naman natin si Doktora Dora at ang katukayo kong si Ernie. Alam mo, E, basic human need ang healthcare. Pero marami sa kababayan natin sa malalayong lugar ang walang access dito. Kaya sabi nga ni Doktora Dora, ipapakita natin in this episode ang iba't ibang proyekto na naghahatid ng medical services sa ating mga kapamilya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Unahin na natin ang kwento ng barefoot doctors na sinimulan ni Sister Eva Fidela Maamo ng Foundation of Our Lady of Peace Mission Inc. na matagal nang tumutulong sa mga kapamilya nating Aita. After the eruption in the Mount Pinatubo, we were requested to relocate these Itas who were victims of the eruption of Mount Pinatubo. We found them along the river and they asked us, Sister, pwede po i-relocate kami, mamatay kami dito kung magputok ulit ang Pinatubo. So i-relocate kami basta makita si Apo araw-araw. Sabi ko, sinong Apo? Yung volcano. So sabi ko, sige kayo na maghanap. Sa parang yun ang gusto nyo. Ito ang nakita nila, ang gala, kasi nakita si Apo. Ang involvement natin is more of total human development program. That is how we help the poor. We have education, health, livelihood, spiritual values formation, and for the tribes, we include culture preservation. For health, we have trained already barefoot doctors.
and we have set up a clinic. Matagal nang sinimulan ni Sister Eva ang pagsasanay ng mga barefoot doctors. I started this training when I was in Lake Cebu kasi walang ang doktor, walang nurse makaakyat doon. Mamatay sila, hindi makakita ng doktor or nurse. So I decided to train barefoot doctors out of the Tiboli, Obo, Manobo, Maslin, Bilaan, Calagan. And you will be inspired. I was inspired because a year after their training, they were able to reduce the incidence of diseases to about 1/3, which I know even as a doctor, I cannot do it myself alone. Isa si Amorsola Atanasio sa mga barefoot doctors sa Sitio Gala, Subic, Zambales. Noon po, nung hindi pa po, wala pa pong training na bilang isang health worker, katulad sa akin isang katutubo, natatakot po kami pumuntang Kabiasnan. Dito na lang po kami, herbar-herbar po. Yeah. Hindi po namin alam kung paano po namin tulungan yung mga kasama namin, mga katutubo rito sa amin. Nung nakilala po namin si Sister, impadala po ako sa Manila noong 2005. In-train po ako doon na mahigit po na 3 linggo po. Tuwang-tuwa po ako na mag-aral ng isang health worker sa Manila para makatulong po ako ng kapwa ko katutubong Aita. Yung pag-uwi ko po galing Manila, simula na po ng paglilingkod ko po dito sa aming komunidad po. Nag-medical mission, pag may galing po galing Manila mga doktor, tumutulong na po ako. Mag-BP, mga ng stethoscope, tapos nagagawa po kami ng gamot, gaya po ng lagundi po. What I do is I visit every 4 months all the trained barefoot doctors para ma-update natin at saka tingnan natin ano pang mga problema, kailangan tulong, so magagawa natin. Malaki po ang pasasalamat ko po dahil kung hindi po kay Sister, hindi po ako natuto. Mahalaga po si Sister sa aming mga katutubong Aita. I'm happy about them kasi they take care of their people. Sa pagpapatuloy ng pantawid ng pag-ibig, Pilipino para sa Pilipino, hinatiran din natin ng tulong ang mga kapamilya nating Aita kasama si Dr. Lester Suntay. Si Dr. Suntay ay katuwang ni Sister Eva sa pagsasanay sa mga barefoot doctors. Nandito po tayo sa Sitio Gala. Nandito po tayo para makapagbigay ng tulong dito sa mga Aita community. Kadalasan, nagbibigay kami ng mga surgical mission dito, medical mission, kasama si Sister Eva. Ngayon, sa tulong ng GDiaries at ng Sagip Kapamilya, nakapagbigay po tayo ng 200 na ayuda o tulong sa mga pamilya ng mga Aita community. Andito tayo ngayon sa Stanford, kung saan makikilala natin si Dr. Jet Gabiola. Ipapakwento natin sa kanya kung paano nakakatulong ang ABC's Global Health para sa mahihirap nating kapamilya sa Pilipinas. Tara, pasok tayo! Dr. Jet! Ano? Hi, Doc Jet. Okay naman. Hi, Doc Jet. Thank you for your time and giving us your time now. I know you're very busy. Siyempre, doctor frontliner. But we're so glad that you're here with us now. Yeah. Oo, maraming salamat naman. And Doc Jet, people know you as a doctor in Stanford. People think that you are mayaman. Actually, on the contrary, mahirap lang kami. So I grew up in Pampanga. Kapampangan. So, as early as 5 years old, natuto na ako magtrabaho. Ang mother ko, nagtitinda sa palengke. A father ko was a civil engineer for the city government. Pero despite that, we felt really very poor kasi i-distribute nyo yung resources, very limited resources to 10 kids. So, noon pa lang, nagdi-dream na ako na gusto kong mag-college sa Manila. Sa high school, yung teacher ko sa chemistry was a Peace Corps volunteer. Tapos nagkaroon ako ng idea na I think I would like science. Sabi ko magme-medisina ako. Sabi ng mga parents ko, hindi talaga pwede. Hindi talaga kaya. So I convinced them to send me to nursing school. Sabi ko, nursing, makakapunta ako sa States. Maganda man ang performance ko. Nagkaroon ako ng full scholarship all throughout.
Matapos mag-aral at magtrabaho sa Pilipinas, unti-unting tinupad ni Doc Jet ang kanyang pangarap para makapunta sa Amerika. Dahil sa kanyang determinasyon, nagawa niyang pagsabayin ang pagtatrabaho bilang nurse at pag-aaral ng pre-med. Nung nagtatrabaho ko ng nursing, kalahati ng aking kita, pagdating ng aking paycheck, punta na ako sa bangko, padala na sa Pilipinas yung kalahati. Matapos ang 4 na taong pag-aaral ng medicine sa tulong ng loans, nakarating si Doc Jet sa Stanford. Di nagtagal, itinayo ni Doc Jet ang ABCs for Global Health. Nagmedisina na ako, siyempre busy ka na sa maging parent. Ano? Meron kaming 2 children and I was married to an American who is a neuroscientist. Nung nag-college na yung mga anak ko, then I decided to give back. Sabi ko, mag-i-start muna ako ng medical missions kasi nakita ko yung Philippine Medical Society of Northern California na gumagawa ng medical missions sa Philippines. So for few years, ginagawa ko yon. Pero what I realized, band-aid approach lang yon sa chronic diseases. So I created ABCs for Global Health. A is advocacy, B is betterment, C is commitment to global health. It's not just treatment of acute and chronic diseases, but it's prevention, it's education, and research. So how does ABC use innovation in addressing health management in the rural area? Nakikita ko sa Philippines, ang poor people, they have poor resources. Kaya sabi ko, bakit hindi tayo mag-create ng mobile clinic with the state-of-the-art facilities? Uh-huh. Ngayon, silipin natin ang isa sa mga medical mobile clinics ng ABCs for Global Health kasama si Dr. Arthur Gallo. Si Dr. Gallo ay isa sa mga katuwang ni Dr. Gabiola sa Pilipinas para sa proyektong ito. Sa likod po natin ngayon, yung isa sa ating medical mobile clinic. Ito yung unang dumating nung nag-start ang ABCs for Global Health. Ito yung iniikot-ikot namin po dito sa mga barangay dito sa Pampanga. So, ang laman po nito, meron po itong 2 doctor's clinic, meron itong pharmacy, pwede po tayong magpa-check up dito, mga gumawa ng mga minor surgeries. So, tara po, tingnan natin to sa loob. Welcome po. So, ito yung ating reception, pwede slash pharmacy din namin. So, pag dumating yung pasyente, dito siya tinatanggap, dito siya nagre-register. After ma-check up, dito din siya babalik para kunin niya yung mga gamot niya na iinomin niya para sa kanyang maintenance. Ito po ay isa sa 2 clinic na nandito sa mobile clinic. So makikita nyo, meron na siyang pang blood pressure, pang check ng temperature, fundoscopy at saka otoscope. So ito pa po yung isa nating clinic. So dual purpose po to. Pwede itong doctor's clinic, pwede din itong dental's clinic. So may dental chair po tayo dito para sa mga pasyenteng nangangailangan ng tooth extraction or mga simpleng pasta. At the same time po, may mga gamit din po siya tulad nung naunang clinic. Sa kasalukuyan, nagsiservisyo sina Dr. Gallo sa 18 komunidad sa iba't ibang lugar sa Pampanga tulad ng San Fernando, Makabebe at Masantol. Nandito po tayo ngayon sa Sagrada Masantol, Pampanga. Yung nandito kami, syempre ang target namin ay high blood at saka diabetes. So yun yung maraming konsulta namin. Pero may mga sakit din na mga acute diseases tulad ng mga ubo-sipon, mga sugat. Nung nagsimula si doktora before, puro medical mission siya. So ang naging problema kasi sa medical mission, one-time event lang eh, walang pupuntahan yung pasyente after nun. Para maging tuloy-tuloy ang paggamutan, ang ginawa na lang namin ay ang medical mobile clinic. So ang ginagawa po namin dito, buwan-buwan, kami na mismo pumupunta dito sa barangay. Dito sa Masantol, may partner po kami na NGO din, yung SACOP, yung Social Action Group of Pampanga. Bilang community organizer, ang ginagawa ko sa aming community is katulad yan, yung project namin sa health, yung ABCs for Global Health, ako yung nag-a-assist dun sa mga pasyente. Napakalaki po ng tulong nito sa aming community kasi po dati hindi po nakakaranas ng ma-check up yung mga tao dun sa amin, lalo na po yung mga kulang sa financial. Malaking tulong po sa amin yung mobile clinic na proyekto po ni Dr. Gabiola. Unang-una po kasi nasa coastal area po kami. Bago po kasi sila makapagpa-check up,
tatawid pa po kami ng ilog or 10 kilometro pa po yung babiyahin nila bago po sila makapunta sa doktor. Nakikita naman po siguro natin kung gaano kahirap po yung buhay ng mga kababaryo namin dito. Simula po nung napili po kami ni Dr. Gabiola na bigyan ng mobile clinic dito sa aming lugar, and malaking ginhawa po sa mga kabarangay po. Natutuwa po ako na may dumating po na ABS for Global Health na nagbibigay ng mga gamot sa community. Tsaka nakakapag-libreng consultation po. Masaya ako dito sa project namin kasi ang daming natutulungan. Ang dami din kasing nangangailangan. Ang nakakagaan ng puso pag yung mga pasyente, nakikita mo, dati ang BP ang tataas-taas, ngayon kontrolado na. Tapos yung mga pasyente na nakita mo yung komplikasyon, nakakabalik sa trabaho, ang sarap sa pakiramdam na nakatulong ka. We have to examine ourselves. Ano ang magagawa ko sa kapwa? I believe in tulong-tulong, sama-sama. When I was following the trajectory of Gina Lopez, I really admired her, and that's your sister, and I'm so sorry that we lost someone like her. Don't make me cry. Kasi bihira lang ang taong may mga puso. Kaya kailangan magkaroon lahat tayo ng puso. Ano? And it's that will change the world. Yes. Naku, amen. Amen. Maraming salamat, Doc Jet. Sa pagbisita at pagtulong natin sa mga komunidad matapos ang Typhoon Yolanda, nakita natin ang iba pang mga problema ng ating mga kapamilya. Isa na dito ang kakulangan ng mga health facilities, lalo na sa malalayong mga lugar. Dahil dito, sinimulan natin ang Ambulansyang Duyan Project, kung saan nagtayo tayo ng mga health facilities sa iba't ibang lugar sa Samar at Leyte. Matapos ang ilang taon, kamustahin natin kung paano ito nakatulong sa ating mga kapamilya doon. Sa ating pagsasaliksik sa mga areas ng Samar at Leyte, may natagpuan tayong mga communities na hirap in terms of access sa health services, ano, lalo na yung mga nanganganak nating mga mothers. Isa dito yung Barangay Kasapa, na kung saan may siniservice pang siyam pang komunidad. Ito yung sa looban na bahagi ng Samar, kung saan kailangan mong maglakad ng higit isang oras. So para sa atin, isa itong basic services na kailangan nang i-address sa pamamagitan po ng pagtatayo ng mga health facilities. Nung pumunta kami ng Kasapa, kasama din namin si Ms. Fe sa paglalakad. Nung nasa stage pa lang na kinoconceptualize natin yung proyekto hanggang sa isinasagawa natin sa pagbubuo ng proyekto at saka na isang katuparan po natin, no? Makikita natin yung passion din sa kanya. Parang na-inspired ako pag nakakarating na ako dito. At least, yung mga tao dito sa Barangay Kasapa, naibibigay ko sa kanila yung health services na hindi nila nasasnaano kasi mang layo. Yung 9 communities surrounding Kasapa, no? Mas mabilis yung pag-access nila sa health services. Meron na po dito ng center at saka hindi na po kami nahihirapan pumunta pa ng bayan. Maraming salamat po sa kanila, sa mga midwife, kasi sila na po mismo ang pumunta dito sa amin. Maganda na yung kalsada po pumunta dito. Hindi po na po sila, hirap po pumunta dito yung mga doctors, nurse, midwife. Sa bayan ng Haro sa Leyte, no? So doon tayo nag-establish din ng isang health facility with birthing clinic. Marami ding pasyente silang napapanganak doon. At saka na-accredit na sila ng Philippine Health Insurance, ng PhilHealth. Yung nabuo po nating mga health facility, umabot na sa 6 mano. Pero maliban po doon, higit 100 mga health centers sa Yolanda-affected areas din, yung nabahagi na natin ng mga health equipment. Nagpapasalamat tayo actually sa ating mga donors na patuloy nilang pagtitiwala sa atin. Because of them, kapag-establish tayo ng mga ganitong proyekto. Masalamat ako sa salit, kapamilya. Kasi
Sila po ang sosyo na mabigyan kami ng pension dito. Kung ano man mga pangyayaring di natin inaasahan, ang sagip kapamilya ay handang dumating at malalay para sa kanila at magkatid ng pag-asa. To really make a change, ano? Really make a difference para dun sa community. During the start of the pandemic, I was still in a hospital setting. The nurses and the doctors, syempre their vow and their mission in their life and their purpose is to save lives. And during the pandemic's onset, syempre none of us really knew what it was that we were fighting. It was, as they say, an invisible enemy. Mm. And yet the doctors and the nurses, they were there and they were front and center. They gave up their lives and they went on harm's way just so that we could get over the pandemic and the people that got That's sick. Right. And the numbers started escalating day per day, and it got scarier and scarier. But our doctors and our nurses were still there, brave to fight whatever it Bayani is. Talaga. Whatever it is, we didn't even know what it was, right? And I've had doctors and nurses that I knew that well risked their lives and eventually paid the price for it. They died, and I really call them heroes, and they really they affected a lot of us because they gave up their lives just to save their fellow men. And they don't even know who they were, right? And yet, namatay sila. So, bayani talaga lahat ng healthcare workers natin and the people who work in the hospital, whether they are doctors, nurses, even up to the guards, the people that sell food, the people in admission, the people in the clerks, everyone that work in the hospital. Maraming salamat. Saludo kami sa inyo talaga. At alam nyo, yung ginagawa ninyo is kailangan kasi ng lahat ng tao. Healthcare dapat, alam mo, mahirap mamuhay na parati kang nag-iisip kung paano mo igagamot ang sarili mo. Sinabi nga ni Dr. Jet sa amin, you know, health is really wealth kasi when you lose your health, nawawala lahat. Lahat ng pera mo mauubos para lang magpagaling. Diba? So, kailangan magtulong-tulong tayong lahat. We have to help the government. We have to help each other. Magtulong-tulong tayo talaga lahat. And you know, I also have to take account those people, the doctors that work in the barrio, in the mountains, and go out of their way, out of the city. And sometimes outside the city, 'di ba? Konti na lang yung mga doktor na that serve. Hindi malaking sweldo nila diyan, but they go anyway, 'di ba? So we are so thankful for all of them. At alam mong Sagip Kapamilya also does relief work. We try to build medical facilities and distribute medical equipment kasi kailangan magtulungan talaga tayo. And ang problema na to, hindi kaya ng gobyerno na mag-isa, hindi kaya namin mag-isa. We all have to help each other. We all have to pitch in. Tulad ng ginagawa ni Dr. Jet at yung Project Duyan, di ba? Kailangan magtulungan talaga lahat tayo. We don't have to be doctors, but we can all help. At naniniwala ko, kung magtulungan tayo, we can solve this problem. So, this has been Ernie and Michelle, and this has been GDiaries Season 8. Change the world together. Whoosh. Change the world.